Yan, magandang umaga po sa ating lahat, mga kasibadi. Meron tayong bagong na-discovery na paano manghuli ng pusit gamit po yung sinker na tingga. Ito po ay tumatakbo-takbo siya. So no, mamaya ipakita namin paano ginawa. So pinalitan namin yung dito sa unahan ng stainless. Yan po. Diba? Yan. Yan. Diyan po dinadaan natin yung nylon. So, di na po tayo gumagamit ng ganitong sinker, yung bato. May, yung iba nilalagyan natin dito ng dahon ng nyog. No? Yung iba naman nylon. So, mahirap na maghanap kasi ng ganitong sinker ngayon. So, ito na lang yung tawag dito, tingga. No? Mas malalim yung ating naabot. Ito, ginagawa lang natin to pag medyo mababaw yung may sinker na bato. Pero sa amin, mas ginagamit po natin yung ganitong klase ng paghuli ng pusit. Mamaya, tingnan po natin kung paano natin gawin. God bless po. Bible verse muna tayo, mga kasibadi. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Makikita po yan sa Isaiah 9 verse 6. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po. Guys, ito yung process natin paggawa ng ng panghuli ng pusit na kailangan ng sinker. No? Yung yan, kailangan natin ng number, yun na stainless? Ha? 10. Number 10 na stainless. Yan. Tutupuin natin sa dulo. Yan. Tupin muna. Yung meron kasi itong ito. Yung ganito, meron siyang nakalagay na. Yan o. Swivel. Ano yan? Mabilis kalawangin din yan pag dapat palitan na lang natin ng stainless na number 10. Yan. Tapos, may process nga lang. Eh, ginawa namin ang yung panghuli natin ng octopus, yung stainless niyan. Anang ng malaking octopus, lambutan. Ayan. Ayan, natutupiin siya. Ayan, guys. Tignan nyo. Tupiin. Kailangan natin ng lungnos, cutter. Ayan. Ayan, ayan na. Putol na. Ayan, babalik ta rin na lang mamaya. Kailangan mo siyang ilock. Ano? Si Papa yung gumagawa ng ganyan eh. Hirap din ako gawin yan kasi masilan. Pero alam ko, kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya ng mga kasibadin natin. Ilalak po yan sila para hindi siya kumalas. Tapos, hilahin ito. Ganyan. Ilalagay sa kaliwa. Ayan. Ayan na, sa ilalim. Na, yung lock na dyan na sa gilid. Tago na. Ipit. Ipitin ng maigi. Ganyan daming diskarte ng Pilipino. Ayan. Ganyan na yung tsura. Tapos, gamitan na lang malaki. Ayan, pagkita pa. Nakatago. Ayan. Ayan, ganyan. Pitin yan, ganito. Ikutin. Ayan. Nakalak na silang dalawa. So, lalabas na lang yung niyan, yung muso na, yan yung dadaan ng nylon. Yan na may papakita natin. Effective po yan, guys. Kahit saan kayong lugar, malalim man, napakadali po niyang gamitin. Stainless na, hindi na siya kakalawangin. Luminous din po yan, yung ginagamit natin.
huli ng ano, pusit. Ayan na. Yan ang itsura niya. Yan, ganyan o. Guys, tapos na guys. Yan. Ito na, ito pa. Tapos, ang nylon, paano yung nylon? Tuhog. Yan, tutuhog po dito yan, natin yung yan. Nylon. Tuhog pa. Yan. Ano na, ito din ako na daw. Adio. Buwan ito? Yan o. Pwede gamitin na lang yan. Meron na tayong sample dyan, pero gawa natin ng bago. Yan, dito dadaan yung nylon guys, kaya pag nandun to sa dagat, may sinker sa baba. Pag hinila-hila mo, gumaganyan-ganyan lang siya. Mababa ng dahan-dahan. So pag nakita ng pusit lumot, kainin niya, bigla na lang itong hihilain pa ganyan. Eh may nylon dito. Yun na rin yung ano, malalaman mo kaagad na hinila niya kasi nasasabitan na kaagad dito. Sa gilid, automatic siya na nasasabitan. Ayan o. Ito. Ayan o, itong ganito. Yun, maliit natin ginawa. Rainbow yung kulay. Hindi siya yung nakatali lang talaka na ano, na nakapix. Hindi. Tumatakbo yan siya sa ano, dun sa ilalim ng dagat. Ayan, babakyat yan. So, ayan. Ito, may isa pa o dalawa. Yan. May swivel siya sa ano, ito tornilyo. Ito yung kanyang ano, diyan. Diyan siya tapos natakbo na naman siya mga perekado pa. Kalating dipa. Pwede isang dipa, no? Ayan. Yan yung ano niya. Ayan. So, guys, tingnan natin ulit sa dagat 'to. Yan, magandang araw po sa inyo mga kasibady. Natapos na natin yung ating tutorial dun sa ano panghuli natin ng pusit. Ano po siya? So, yung ginawa po natin, galing po dito sa ano tornilyo, swivel niya. Galing dito hanggang dito sa isa pa na stopper. Ayan. Mga halos isang dipa, no? Malapit isang dipa yung haba niya. Ang ginagawa natin kasi pag malalim na po yung pusit, kailangan na natin ng ganitong sinker. Malaki po ito, mga ano yata ito, 2 grams, no, na sinker. Ayan. So, yung sistema po niya, pag hinila-hila mo doon, tumatakbo ito pababa, yung itong ano, itong panghuli natin, yung pasay, no, tumatakbo. So, pag hinila ng pusit, pag ginain ng pusit, kasi naka-straight tong nylon, gaganyan siya. Yun. So, ito na rin yung babalik pa ganun para masabitan siya dito. So, ito po ay bagong ano natin, na-discover, no, kung paano manghuli ng pusit dumot. So, effective po ito kahit sa malalim na lugar, makakahuli tayo. So, salamat sa wisdom na galing sa Panginoon. Salamat sa mga kasama natin sa paglaot, no? Ingat po kayo. Merry Christmas po sa lahat. At isang pagpapala po sa atin, shout out po sa lahat ng mangingisda sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Hindi ko na po maisa-isa yung mga nagbo-vlog. Salamat po maging sa mga nag-subscribe po sa atin. God bless po sa ating lahat. Nahuli natin sa ano, sa pag ano natin, yung pinakita ko sa inyong tutorial. Yan pa po guys. Marami-rami. Dadali namin sa ano, Maynila. Biyahe tayo ngayong linggo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pag-subscribe ninyo sa ating channel. God bless po sa inyo.